Super Afternoon Mga Batang Superbook. I'm your super host for today, Ate Erin. And welcome once again to Superbook Academy. Kung natuwa at na-amaze kayo sa mga natutunan ninyo ng mga nakaraang Superbook Academy natin, ngayon naman ay pag-aaralan natin ang koneksyon ng mahalagang pangyayari sa Bible patungkol sa pagsilang, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ano, handa na ba kayo? Let's watch this! Ang Biblia mula sa Genesis hanggang Pahayag ay tumutukoy sa isang lalaking magbabago sa buong mundo. Ang anak ng Diyos na si Jesus. Samahan niyo kami maglakbay sa panahon habang inaalam natin ang mga tanda na tumutukoy sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Na lumaban kay Goliath ay isang pastol. Nag-aalaga siya ng mga tupa. Iniingatan niya ito ng buong buhay niya. Ginamit ng Biblia ang imahe ng isang pastol para ipakita sa atin kung gaano tayo kamahal at iniingatan ng Diyos. Ang sabi ng propeta si Ezekiel, first, kayo ang mga tupa sa aking pastulan. Ako ang inyong pastol. Ako ang Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang pinakadakilang pastol na mag-iingat sa atin. Si Jesus, ang bugtong niyang anak. Ito ang sinabi ni Jesus tungkol sa sarili niya. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Sumulat si David ng kanta tungkol sa dakilang pastol. Ang kantang yon ay tinawag na Salmo 23. Pag pinakinggan natin ang kanta ni David, makikita natin doon ang mga paraan kung paano tayo inalagaan ng Diyos gaya ng isang pastol. Ang aking Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahingan niya ako sa sariwang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan man ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong tungkod at pamalo ang nag-iingat at umaaliw sa akin. Ipinaghanda niyo ako ng piging habang nakatingin ang aking mga kaaway. Pinahiran niyo ako ng langis sa aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At ang aking inuman ay umaapaw. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay sasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang galing ano? Ipinakita sa video kung paano inihalintulad si Jesus sa isang shepherd. Ngunit, ano nga ba ang isang shepherd? Ang shepherd ay ang taong nag-aalaga, nagbabantay at nagpoprotekta ng sheep. At alam niyo ba, dahil super love tayo ni God, binigyan din niya tayo ng isang shepherd na mag-aalaga, magbabantay at magpoprotekta sa atin. Sino yon? Tama! Si Jesus! Gusto niyo rin bang maging shepherd si Jesus? Alam niyo, simple lang yan. Kailangan lang natin tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin. Kapag ginawa natin yun, sinasabi natin na si Jesus ang ating ultimate provider and protector. At naniniwala tayo, dahil kasama natin siya sa buhay natin, hindi tayo magkukulang kailanman sa kahit anong pangangailangan natin. Tulad ng sinabi ni King David sa Psalm 23. So gusto niyong gawin yon? Then join me in praying this prayer. Dear Jesus, maraming salamat po sa buhay ninyo. Thank you for coming into our lives so that you can be our shepherd. Jesus, starting today, tinatanggap po kita bilang Lord and Savior ng buhay ko. Jesus, patawarin mo rin po ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Bigyan mo ako ng grace and strength para po hindi na ako magkasalang muli. Tulungan niyo rin po ako to live a life that is pleasing to you.
Thank you so much, God, sa iyong pagmamahal sa akin. Thank you din po sa pagtanggap mo sa akin sa iyong presence. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo, if you pray that prayer with me, naku, nagpa-party ngayon sa heaven. At super excited si God para tanggapin ka sa presence niya. Just continue to pray to God and to live your life for Him. We hope and pray na may natutunan kayo today at tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior. Always remember, Jesus loves you. So see you ulit next week for more of Superbook Academy.